In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it not completely comprehensible? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and purity, becoming impure was by eating certain animals. Malinaw. Ang sabi, kung nadidinig ako. Okay, dinig. Elen, oh, sa okay, kanina, no, inaabangan natin sa ano yung matibay na argumento niya. Halos wala talaga. Kasi ang hinahanap natin, saan iniutos ng Panginoong Hesukristo? Nasundin niyo yung sampung utos. Wala siyang nailabas. Ngayon, eh, sa madaling salita, kung wala kang nailabas na dapat sundin ito, eh bakit tinuturo mo? So, sa madaling salita, no? Wala siyang natindigan. Samantalang sa mga binasa natin, talata na mismo nagsasabi ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan din namang palitan ang kautusan. Mamaya makikita nyo kung paano magsalita yan. Madaming pamumulaklak na pananalita, no? Pero andin ba yung patwiran na hinahanap natin? So, sa madaling salita, no, kanina binanggit niya yung Epeso 6:2, hindi niya naiintindihan, hindi niya alam, lalagpak sa rito. Ang sabi nito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Ito yung tinuturo ni Pablo. Hindi yung igalang mo ang iyong ama't ina. Although, kasinonimo siya, kasi magulang din yun. Pero yung kautusan na igalang mo ang iyong ama't ina, ang sabi rito, na siyang unang utos na may pangako upang gumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Ano ang ibig sabihin nung igalang mo ang iyong mga magulang? Kasi sa sampung utos, yes, nakalagay yun.
ang igagalang mo lang yung ama't ina mo. Pero sa utos ni Pablo, sa aral ni Kristo, igagalang magsisitalima kayo. Kanino? Sa mga magulang ninyo. Sino? Kasi dito sa sampung utos, yung ama't ina lang. Eh yung sa ano, yung sa utos ni Pablo, kung sino yung tumata yung magulang mo, foster parents mo, yung nagpalaki sa'yo, tito, tita mo, ginagal, lahat. Kaya yung kautusan ni Kristo, malawak. Kaya nga, hindi na sana kailangan ng kakulangan pa, ng isa pa. Kung hindi na kailangan ng kakulangan, ibig sabihin, may kulang yung sampung utos. Kaya nga yung utos ng Panginoong Hesus Kristo, igalang mo or magsitalima kayo sa inyong magulang. Kasi hindi na yung igalang mo ang iyong ama't ina. Kasi hindi na nga utos yan. E binago ba? Yes. Ang linaw-linaw yun. Although nakasulat dito, pero binadaan niya tayo sa akala niya, mahuhuli niya tayo dun sa categorical question. Ngayon, kanina sinabi natin, sampung utos lamang ba? Yung sampung utos, ibinigay sa Horeb. Eh, yun lang ba yung sampung utos, ibinigay? Sa Israel, ibinigay yung sampung utos. Hindi dun sa panahon nila Adan. Kaya lang, madaya yung pananalita niya, eh baka mapaniwala kayo. So, sa inilatag ko sa presentation, ano, dun sa first presentation natin, kung inyong babalikan, napakalinaw ng inilatag natin. Sa madaling salita, tumpalang itinindig na natin. Pero, nagpatay mali siya. Sabi niya, wala naman na itindig eh. Expected na natin yun. Ganun talaga ang sinasabi ng mga katunggali at saka mga debatista, nagse-self-proclaim para hindi lumabas, nakatawa-tawa sila. Pero kung mag-aaral tayo ng Biblia, hindi tayo maluloko. Eh, pinalitan na nga ang pagpapasasabdote. Time! Sige, dumako na agad tayo kay kapatid na Fernando at wala pang kain-kain. Okay, so... Okay, time ko na ba? Sige bro. Okay, so okay, so sa akin na lalabing minuto, mga kapatid, ito yung mga haliging itinayo ko na hindi niya tinibag, ano? Yung John 14:15 na ang nag-utos diyan si Kristo, no? Na siya rin yung ako nga na nagbigay sa bundok ng Sinai. Hindi niya yan tinibag. Ibig sabihin, nakatayo tayo, okay? So ikalawang haligi na ibinigay ko yung pagtuturo ng kanilang punong mga ngaral na itinuturo niya na yung prinsipyo pa rin ng Ten Commandments, no? Kinutuan niya yung Deuteronomy 5:7-9. Ayan, hindi rin niya to tinibag. Nakatayo pa rin yung pangalawang poste natin, ano? Kumbaga sa bahay, walang nabawas, hindi yung nayanig, ano? Pangatlong haligi natin, yung paggamit natin ng Jeremiah 6:16, napansin nyo ba ginalaw niya? Hindi rin. Ibig sabihin, nakatayo pa rin yung bahay natin. Ano ho? Yung pang-apat na haligi. Ano ba yung pang-apat na haligi? Yung Ecclesiastes 12:13. Sinisikit niyang tibagin, hindi niya nabuwal. Ano ho? Tinatanong natin, ano ba yung tao sa Hebrew? Oh, napansin niyo yung delaying tactics? Ano ho? Greek daw o Hebrew? Na-obvious naman yung tanong ko, ano? At napakaliwanag Hebrew. So wala siyang natibag talaga. Ano? Wala siyang natibag. Okay, sabi nga ng Biblia, mga kapatid, no? May mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisunod sa kanyang mga utos. O, kayo na magpasya kung sino may unawa. O, ngayon. O, sabi niya, inalis na, no? 7:12 ng Hebreo, no? Hindi niya naunawaan itong talatang ito. Kung inalis na sa Hebreo, bakit ibuturo ni Apostol Pablo sa Epeso 6:2? O,
mag-isip tayo mga kapatid, oh? At yung term niya, hindi daw utos ni Pablo yung Epeso 6-2, kundi yung uno lang, mali! Mali! Oh. Kaya dito mga kapatid, ano? Kanina sa pagpapaliwanag niya, napansin ko, ala ko haatakihin na eh, no? Okay, so, then, alin pa rito? Oh, yun daw kautosan, hindi ibinigay kila Abraham, etc. Nabanggit yan eh. Pero tignan ninyo, yung Genesis 35:2, no? Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan. Eh, prinsipyo ng Ten Commandments yan eh. Oh, yung 31:19, oh, tungkol sa pagnanakaw. Sa Ten Commandments din yan. Wala pang Exodo ito. Ano? Oh, yung 4:8, yung pagpatay ni Cain. Ano pa? 39:9. O na nahirapan siya dito, yung pagsiping sa hindi asawa. Bahagi na Ten Commandments yan eh. Di ba? O kaya bago pa, yung oral law, yung prinsipyo ng Ten Commandments, umiiral na sa panahon nila. Kaya tama yung Deuteronomy 5:3. Hindi lamang pinagtibay oh, sa atin, kundi sa ating din mga ninuno. Ayun. No, so hindi nyo naunawaan niya. Kaya wala siyang naitibag. Eh. Wala siyang na, yung 4 na poste natin, nakatayong matatag. Okay? Hmm. Ano pa? Sabi niya, Ten Commandments lang daw ang ibinigay sa Israel. Narinig natin yun, sinulat ko nga eh. Nung nag-examine natin, aba, nagbago. Hindi na raw, hindi lang daw yung Ten Commandments, no? Alam niyo mga kapatid ko, sabi ng talata dyan sa pabago-bago ang isip, eto, Santiago 1:7-8, kung ganun ka na pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ang gusto, huwag kang umasa na makatatanggap ka ng kahit ano galing sa Panginoon. Kaya pag tinatanong natin eh, urong-sulong siya mga kapatid, hindi alam eh, basa. Oh, huwag isipin ng gayong tao na tatanggap ng ano mo sa Panginoon. Ito'y taong hati ang puso na laging nag-uurong-sulong sa kanyang mga ginagawa. Oh, eh mapapansin ninyo mga kapatid, no? Yung mga talata sa Biblia, nilalatag niya. Kaya lang, eh, iniiba niya yung meaning, binabalibaliktad niya, no? Binabaluktot niya. Yan din ang sinasabi ng Biblia mga kapatid, na awit 125:5, ngunit, oh, sa nagsiliko sa kanilang mga likong lakad, oh, ilalabas ng Panginoon na kasama ng mga manggagawa na kasamaan. Oh. Ganyan sila eh, kung paano niya ilihis yung turo ng Biblia. Napakalinaw naman ang pinalitan, yung pagkasaserdote. No? Hindi yung Ten Commandments, sabi ipinipilit pa rin. Alam niyo kung bakit? Ikalawang Pedro 3:16. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na doon sinasalita ang mga bagay na ito. Na doon may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakaalam ng mga walang tiyaga na gaya rin naman sa kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahama din nila, itaho ninyo. Kaya delikado ho yung aral ng MCGI na yan, umalis na kayo dyan. No, binabaluktot lang yan ng salita ng Diyos mga kapatid, ano ho? Yan, walang katotohanan dyan. Eh sabi niya natibag, wala. Nandiyo apat na poste ko na napili. Ano ho? Ayan. Then sabi niya, no? Yung daw batas doon, huwag nang atay na ba? Sige, sorry. Okay, dadako tayo sa pagkapasalamat. Bawat isa ay mag-unahin na natin si kapatid na Fernando. Isang minuto para sa pagpapasalamat. Kapatid na Fernando, time is right now. Okay, ako po ay lubos na nagpapasalamat ano ho sa tropa ng debaters convention group, hindi nila ako iniwanan ano sa pagkakataong ito, pati yung ating moderator, salamat ng marami at kayo po ay nagtiyaga sa kabila ng mga pagsubok na inyong dinaanan ano ho. Ganun din pinasalamatan ko rin ang kapatid na Totoy Bibo, nagkaroon tayo ng ganitong pag-usap at natuloy din. And very thankful ako sa inyo. At syempre lalo na sa ating pong Panginoon na siyang patuloy na nangasiwa sa at nagpatatag ng ating pananampalataya. No? Salamat sa ating Panginoon at purihin. Sundan niyo po ako sa aking YouTube channel. Type niyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang Back to the Top Ministry. At subaybayan po ninyo kami at makilaho kayo dito sa Debaters Convention Group. Ano ho? Na kung saan ang inyong lingkod ay namamahay. Ano ho? Yan. At syempre, nagpapasalamat na rin ako dito sa debaters sa Faith. Yan, thank you na rin. Ano ho? At sa mga kasama ko, kapatid na Ilipin, nandito sa platform, kapatid na Samuel, Erwin,
kapatid na Johnny. Sino pa ba yung nasa platform? Ayan. At doon sa mga nasa comment section, yan, salamat ng marami sa inyo. Ano po, minuto sige, yan, kapatid ano, na to, isang minuto, para sa pagpapasalamat, time to start now. Oh, dalawang minuto yata yung kanya. Unang-una, nagpapasalamat tayo, no? Kahit marami pa rin balakid or kahit hindi po nga panig ano, yung sitwasyon sa atin, ay nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos na makapagbahagi tayo ng kanyang mga salita. At sa Diyos lahat ang kapurihan at sa kanya lahat, ano? At dun sa moderator natin, kahit na hindi natin kapanalig or nagsaga pa rin siya, no? At ating katunggali, ano? Salamat. At naway dito sa napakinggan ninyo ay magbukas or mabuksan ang inyong kaisipan at buksan ng Diyos, dahil walang ibang makapagpubukas yan kundi ang Diyos lamang. Okay, salamat at humayo tayo at magbigay papuri sa Diyos. Salamat. Mr. Mulbeta. Sige, kapalit na rin siya. Kayo na pong basta ng mga nasa comment section at yung raffle natin dyan. Ano tayo dito? Close to tayo rito? Hindi pa. Okay, so i-announce natin yung ating... Tayo. Okay, i-announce na natin. Na rasa, sa'yo na po ang mikrofono. Okay, bago natin i-end ng ating live, i-announce ko lang yung ating nanalo ng ating Tebcon t-shirt at saka yung mug. So makikita nyo sa inyong screen. Yan. Kapatid na Russia. Nagsasalita na siya, bro. Si kapatid na Russia, naririnig ko. Oo. Okay, so, yan. Pakita lang natin sa ating screen. Yan. Okay. So, meron tayong 68 na unique comment at participant ng ating Debaters Convention para fall. So, start natin. Ang nanalo ng DevCon polo shirt. Okay, I see. Ayan. Nako, sana ako na. Si Melvin Garzon. Uy! Jamura. Ayan. Si Melvin Garzon Jamura. Teka lang, inote ko lang dito. Oo, kapitbahay ko yan. Teka lang ha. Bilang barangay lang yan. Inote ko lang para di natin makalimutan. Okay, at ang nanalo naman sa ating mag. Pick another winner. Yan. At ang nanalo ng ating malupet na mag, Debaters Convention mag, ay si Cortez Ali. Si Cortez Ali. Yan. So congrats sa inyo, Melvin Garzon Jamora at Cortez Ali. Yan. Okay, yung kasi yung mga magtatanong kasi okay. Meron na itong gustong magtanong. Okay, so dito nagtatapos ang Debaters Convention Live at mamaya meron kaming debate 6 PM 8 PM So yan, this is Admin Russia, Debaters Convention. We're out.
sound as a beggar.